nandito tayo ngayon sa isang kaibigan natin. Mag-share tayo. Ang kanyang shop ay Tolentino. Gumagawa siya ng mga electric fan, washing machine. Yan, i-interviewin natin. Boss, good morning. Abot natin. Ang ginagawa. Oh, di ba na naman ginagawa mo? Yan. Natin tropa, si Lito. Siya ang gumagawa ng mga yan. Tol, gano'n ba katagal ng negosyo mo? Hindi daw sa Asia. Magpo 4 years na. 4 years na? Nang simulan mo to, gaano ito paliit? Simula ako sa po ng 600. 600? Tingnan nyo nga yung mga item na yan. Ayan o, tingnan nyo. May... Sa palagay nyo, 600 na halaga niyan? Oo. Simula ako, wala pa akong pundahan. Gawa kami ng pamalikod yan. Ay, sa likod? Yung butas doon, sa likod? Yung kapras ang butas na yun. Yung pinakagarahe doon? Nakabili ako sa magpupunti ng dalawang washing machine. Okay. 600. Yun ay, ang pinuunan mo, na simula. Pero dati, saan ka nagtatrabaho? Nyo, nagtatrabaho siya sa ibang bansa, nangamuha sa ibang bansa, pero mas pinili yung magtrabaho dito sa Pilipinas. 600, malaki na itong shop mo ah. Yung 600, binuha muna yung isang washing machine, umabuo, nabenta ko ng 3,000. Mabenta ko ng 3,000, saka ako naman binuhuli yung isa, nabenta ko ng 3,000. Pinahin. Yun? Di katuwang mo dito, si anak mo. Ito yung anak niya. O, pati naman, Brad. Ito ba yung tapos na? Tapos ako ng course. Anong course mo ulit? Mechatronic at saka electrical. O yun, electrical, palupet, panglinyada din. Ayan, ngayon bilang, yan, apat, imagine nyo, apat na taon pa lang ito itong negosyo, pero hindi na magkagdamayaw sa gawain, sa dami ng customer. No? Ngayon, tol, bilang isang negosyante, tol, bilang entrepreneur, ikaw ay nagsimula, apat na taon na ngayon, hindi ka na maganda mayo sa iyong mga gawain dito. Ano ang maipapayo mo sa mga kaibigan natin na nangangarap na magkaroon ng negosyo? Ang negosyo naman, kung talagang gustuhin mo, mapaikot. Magsimula ka kahit maliit, maliit na po muna naman. Okay. Huwag mo lang magkagalaw kung ano yung kinita mo, haya mo lang muna. Okay. Ipunin mo na ang magsimula ka sa maliit. Tulad ko, nagsimula ako 600 piso lang, 600 peso. Yun yung unti-unti ko yun, tsaka talagang mahirap sa simula. Mahirap, tsaka-tsaka. Pero kapag ka ikaw ay naka, ano na, naka-move-on ka na, naka, ano na, napaikot na. Ayun, saka... Simula na. Ikaw naman ang susuko kapag ka marami ka naman. Ayun. Ikaw bagay hindi, hindi naman sa sumusuko, hindi mo lang kaya tapusin. Hindi mo lang ma-accommodate. Sa loob isang araw, yung mga dumarating yung mga gawa. Hindi mo ma-accommodate lahat. Kaya ang ating kaibigan, si Lito Tolentino. Tsaga ano? Lamang, tsaga. Sipag at tsaga ang puhunan. At pasensya, siyempre. Disiplina. Number one yan. Unang-unang huwag kang may inis kahit ang customer yung pamulit. Ayun, di may iwasan. May mga customer na talagang pasawa yan, no? Hindi mo naman masisi yung customer kasi yung mga customer, tala naman sa ibang mga teknisya na nanonoko ng customer. Yun, yung kumbaga kinakahoy yung kanilang mga gamit, no? Kaya tingin nilang ibang customer, pare-parehas. Lahat ng teknisya, pare-parehas. Hindi naman. Ayun, meron talagang tapat. Meron talagang alam. Kasi kami, kung kami gumawa, hindi kami nahingi agad ng pera. Kaya lang kami nahingi, pagtapos na yung labor na. Natural lang. Labor, oo. No? Normal yung may pinaltan. Kung may pinaltan, yung problema yata ay sa iba'y sa halip na kung palitan ay kinakahuyan pa. Oo. Hindi pa nagagawa, nangihingi na ng bayan. Ayun. Kumbaga ay... Tapos hindi naman matatapos. Hindi wala na yung pinaltan. Ah, kaya naiinis. Kawawa din naman. Oo, sabagay. Abagay. Tama naman. Ayun. Maraming salamat at tayo sana'y nakapagbigay ng aral sa iba. Makatulong sana sa iba na nangangarap. Thank you. Salamat.